korte siya nung umalis siya dito sa port ng Sabuanga kasi na-inspection siya ng Coast Guard. Naniniwala ang Philippine Coast Guard Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na dumaan at nakapasa sa inspeksyon ang MV Lady Mary Joy 3 bago umalis ng Zamboanga City. Ayon kay PCG BARMM District Commander Commodore Richard Marfe, hindi naman ito papayagan kung may problema o wala na kakayahan na maglayag. Meron kasi tayong mga in place naman ng mga regulations and policies, yung Marina at saka si Coast Guard, para masiguro na seaworthy yung isang barko at laging nami-maintain. Nasa Zamboanga City ngayon ang Maritime Casualty Investigation Team ng PCG para kausapin ang mga survivor. Batay sa nakalap nilang impormasyon sa ilang nakaligtas, nagsimula umano ang apoy sa accommodation area ng barko. Bukas, tutungo naman sila sa Balok-Balok Island sa Basilan para ipagpatuloy ang imbestigasyon. Ang Bureau of Fire Protection Basilan nagsasagawa na rin ng imbestigasyon hinggil sa trahedya sa barko. Nauna nang sinabi ni PCG BARMM District Commander Commodore Richard Marfe na batay sa manifesto ng barko, nasa 240 individual ang sakay ng nasunog na barko, kabilang na ang 205 pasahero at 35 na crew nito. At hindi umano kabilang sa listahan ang 4 na PCG at 8 Philippine Army personnel na sakay din ng barko nang mangyari ang insidente. Yung barko kasi may naka-onboard to ng mga security personnel from the Coast Guard and from the Philippine Army na hindi kasama dito sa passenger manifest. So sa ngayon, we are still consolidating yung aming data from the stations doon sa Coast Guard station doon sa Buanga, kung ilan talaga yung number ng Army na security personnel para malaman namin kung meron pa tayong nahanap. Una nang sinabi ni Hajid Mutamad, Basilan Mayor Arsina Kahingnano, na nahihirapan sila sa search and rescue operations dahil hindi tugma ang nasa manifesto sa talagang bilang ng sakay ng barko ng masunog. Sa ngayon, umabot na sa 29 ang bilang ng namatay na pasahero, 11 sa mga ito ang nakilala na at habang 18 ang idadaan sa DNA testing. Samantala, 7 pa ang patuloy na hinahanap ngayon ng mga awtoridad. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.